hindi mo naman masisisi kasi si Eman. Baka nga pinapaikot ka lang ni Anton. Kung nagawa nilang magsinungaling sa atin ng ganong kahabang panahon, pwede pa rin nilang gawin ulit ngayon yon. Ayoko din naman pong mag-away kami ni Eman. Magmula nung mawala sa amin si Robby, siya lang yung nakaintindihan kumampi sa akin. Kaya lang bakit ngayon, parang hirap-hirap para sa kanya na intindihin ako. Anak, baka naman hindi dahil sa hindi ka niya iniintindi. Hindi kaya dahil sa gusto ka lang niyang protektahan? Dahil hindi naman talaga natin alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo pag lumapit ka ulit kina Anton. Alam ko naman po yun, Ma. Celine, hindi ba ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin na ilang beses binuwis ni Emma ng buhay niya para sa'yo at para kay Robby? Simula na magkasama kayo ulit, wala naman siyang hinangad kung hindi ang protektahan ka. At saka anak, si Eman lang ang makakatulong sa'yo. Paano ngayon kung ayaw na niya akong tulungan? Mag-usap kayo. Hayaan mo siyang magpaliwanag kung bakit. Siguro naman ayaw mo mangyari yung nangyari ulit noon, hindi ba? Na hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Anak, mahal ka ni Eman. At kung meron mang tao na dapat mong lapitan o yung karapat-dapat mong mahalin, si Eman yun ngayon. Talingan mo sa kanya kung may nabagit sa kanya ang mamamoto tungkol sa mga plano niya. Okay. Pero, Leo, for the meantime, can you just enjoy the day as much as we can for Clarissa? Of course. Cheers. Cheers. Oh. Bumatay tao ka! Doktor Amelia! Pareho kayo ng nanay mo! Paano ka nakapasok dito? Guard! Isa ka ba? Tiyan ka ng Chavez! Huwag ka na magpanggapan na wala kang alam! Wala kang karapatan insultuin kami dito. Kaya umalis ka na. Kasabot ka nila, General! Sa kang protector! Kundi ka alis, pakukulong kita! Hindi ako kukulong! Kayo! Kayo ang makukulong! Justisya! Justisya! Please, escort her out! Isahod niyo po! Isahod niyo po! Tama niyo po! Urihin niyo sila! Sila ang kriminal! Pinatay ninyo mga anak ko! Wala ba yung awa? I'm so sorry. No, I'm sorry. Totoo ba sinabi niya, General Chavez? Protector ka ng mga sindikato? Video ko ba? Leo. Totoo po ba? Patay mo yan. Leo. Protector kayo ng sindikato. Sinabi na patay mo yan eh! Leo! Ma! Leo! Magkalas mo! Stop! Umalas ka na! Umalas ka na! Mabastos! Amelia, I'm really sorry about what happened. Don't say sorry. It's not your fault. Well, I know her. Isa siya sa mga parents na kasama ko nung nag-organize ako ng mga support group sessions. So, did you invite her? Oh, of course not. She gatecrashed. Hindi lang siya siguro napansin ng guard. Well, I guess... next time, siguro, masigpitan nyo na lang yung security nyo. Diba, Leo? I mean, hindi mo talaga maaasahan na mga mangyayari. Mabuti na lang, ganun lang. Eh, paano kung mas malala pa, diba? I'm sorry to Amelia. Kaya mo. Ako mismo kakausap sa security para hindi na maulit to. Oo. Kasi di ba, lalo na ngayon,
Ang sama-sama na ng tingin sa atin ng mga tao at dumadami na sila. Especially knowing that my family is associated with your family. Eh ngayon pala nga eh, sa party nyo, wala nang ginawa ang tao kundi pag-chismisan tayo. Are you even aware of that? No. Really? Sino-sino? Everybody. Everybody na hinuhusgahan ng pamilya natin. Well, don't listen to them. Kilala kita, Amelia. Alam ko mang papatunayan mo na hindi ka masamang tao. I will help you. I am by your side. Thank you, Clarissa. And happy birthday. Conference will not be good for our case, Mrs. Hernandez. Lahat ng sasabihin niyo doon will be blown out of proportion. It's a lose-and-lose situation. Let's wait for the court hearing. Ayoko nang paabuti nito doon. Manabi pang paraan para maipanalo natin ang kaso. We have a strong argument na hindi nila po pwedeng gamitin ang ebidensya nila sa korte. But I've already made a confession. Madali lang baliktarin yun. You were pressured by the authorities, by the families to the victims, which is true. No. Sarili kong decision yun. But Mrs. Hernandez... Don't waste your time and effort on this case, attorney. I'm sorry if this will hurt your career. Pero... Butas ng karayom ang papasukan natin para maipanalo mo ang kasong ito. Why are you giving up, Doctora? I'm still fighting. I'm fighting for my children. What are your plans? Well, there is something you can do for me. Yes, attorney. Paki-mute nga yung CCTV. My client deserves her privacy. Kailan bang naging maling mahalin kita? Hindi na natin mababalik ang nakaraan, Eman. Tapos na yun. Siling gusto kong ibalik. Para pag nahanap ko si Robbie, mabubuo ko yung pamilya natin. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ni Siling kung anumang gusto niya. Para kay Robbie, di ba? Para sa anak niyo. Dahil lang ba dun? O dahil din dun sa Anton na yun? Mahirap naman talaga ang pigilan ang nararamdaman ng isang tao. Pero maling-mali yung nararamdaman niya sa taong yun. Harapan na nga siyang ginagago eh, pero paulit-ulit niya lang pinagbibigyan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para layuan niya yung taong yun.
ako naiintindihan ako si Celine. Mahirap naman talagang pigilan ng pagmamahal na nararamdaman mo para sa isang tao. Pero bakit yung nararamdaman ko hindi niya kayang ibalik? Bakit nga ba hindi niya ako kayang mahalin ulit? Kailangan ko ba lahat marinig to, Eman? Sam. Gusto ko lang naman magkaayos kami ni Celine eh. Dahil dito sa ginagawa niya, lalo lang siya mapapahamak. Gusto ko rin sana magkaayos kayo. Pero aaminin ko, Eman. Aaminin ko. Sana huwag na lang. Sana huwag na. Baka sakaling mabalik pa yung nararamdaman mo para sa akin. Sam. Sam, ano ka ba? Hindi ba pinag-usapan na natin to? Oo! Paulit-ulit na ba? Paulit-ulit na. Ako lang nakakaramdamin. Kagaya ng sinabi ko, mahirap pigilan yung pagmamahal ko sa'yo. Dahil ito rin yung nararamdaman ng mga para kay Celine. Di ba, Eman? Umaasa ka. Kahit magbuka ko na kahit ako titigil. Dahil ito yung totoo. Ito yung totoo na nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko kaya mo rin ako mahalin, di ba? Celine, sandali! Celine! Ano? Ano bang pag-uusapan natin? Alam ko kung anong nakita ko.
Celine, hindi. Malinaw sa akin yun, Eman. Nakita ko na okay ka na. Na maayos ka na. Kaya naman pala ayaw mo nang maniwala na buhay pa si Robbie eh. Celine, hindi. Siyempre gusto kong buhay yung anak natin pero hindi yun yung sinasabi ng mga ebidensyang nakita ko. At wala nang ebidensya pa ang makakapagkumbinsi sa'yo na buhay yung anak natin kasi nga okay ka na. Kasi masaya ka na. Kaya mo ba sinasabi sa akin na nagpapakatanga lang ako kasi maayos ka na? Celine. Celine, bakit kaya hindi mo muna pakinggan si Eman para maintindihan mo? Sam, kami nilang muna to. At ikaw ngayon ang nakakaintindi? Ikaw ang nakakaunawa? Bakit kailan pa ba naging kayo? At bakit hindi ko alam? Hindi nyo sinasabi sa akin kasi pakiramdam nyo mali? Yeah, Celine, pwede ba mag-usap tayo ng maayos? Walang kasalanan si Sam dito. May kinalaman ako. Sam. Celine, nung tinalikuran mo si Eman, ako ang nandun para sa kanya. Ngayon nagagalit ka. Dahil hanggang ngayon, ako pa rin nandito para kay Eman. Sam, tama na. Ganun nakatagal? Walang nagsalita sa inyo? Walang nagsabi sa akin? Bakit kung nagsalita ba kami, may magbabago? Hindi yon. Kasi kung malinis ang konsensya nyo, hindi nyo to itatago. Iniiwan mo na si Eman, si Lin. Kung hindi naman dahil sa anak din niyo, wala ka dito ngayon. Kung hindi dahil kay Robbie, di ba nandun ka kay Anton? Ikakasal lang nga kayo eh. Kaya wala kang karapatan na magkalit ngayon. Wala! Celine! Tama na, Eman. Celine, pwede ba? Pag-usapan natin.